Magandang araw po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga pala ang aking bagong unit, Ford Territory. Kaya ako napabili ito dahil na-amaze ako. Nagaandahan po ako. Tara, tignan natin sa loob. Bali, nag-one year lang po ito last November 15. So, bago pa lang siya. Dito ako nagandahan sa kanyang loob. Maganda. At the same time, okay rin siyang gamitin. Magaan. Saka malambot siya. Okay. Okay yung playing niya. So, tignan natin. Tugutan natin. Sa loob naman, medyo maluwag din siya. Okay. Kahit apat pa siya, komportable. Pati yung dito rin sa kabilang side, okay naman, wala akong masabi. Bukod sa isang naging problema ko dito. Dito. So ito lang ang aking isasangguni sa inyo mga ka-YouTube, mga ka-Facebook din, saka sa mga nakabili na rin ng Ford Territory. Ito yung high-end na territory nila. Pero naging problema ko po dito, kaka-one year lang to nung November 15, kaya lang sa ngayon, hindi ko na po siya ma-start. Tinawag ko na rin po ito sa kasa. Unang tawag ko, kinuha nila. Tapos, sabi nila sa akin, drain daw yung battery. And then, pinalitan na rin nila. Binalik sa akin. After one day, pinabukasan gagamitin ko, hindi ko na naman siya ma-start. Kuha ko ulit, kinuha nila ulit. At sabi nila, dinadiagnose nila. And then, after 3 days, tumawag sa akin ng management ng Ford. Sabi nila is okay na daw. At ito na naman po, kinabukasan ngayong umaga, gagamitin ko na naman. Wala na naman po siya, tignan nyo po. Walang power, walang kapower-power. Kaya po, sa mga nakabili na ng territory, ako'y magtatanong lamang po kung ano po ang magandang gagawin ko dito. Kung ano ang mga suggestion ninyo, pakibigyan lang po ako ng advice kung ano ang magandang gawin dito. Sa totoo lang po, nagustuhan ko ang Ford kasi maganda. Nagustuhan ko siya, okay siya. Actually, naka-3 unit na ako eh. Sa Ford, pangatlo ito. 2 unit ko is 2 Ranger. Pangatlo itong territory. Pero sa ngayon, hindi ko po alam kung anong tugon ng management kasi sinasabi nila sa akin na 1 year na daw. Pero tumawag pa rin ako at naghihintay ako ng final decision nila kung anong mangyayari. Gusto ko rin malaman ang opinion, lalong-lalo na dun sa mga nakabili na. Kung may mga naranasan din po ba kayong mga kagaya nitong kaso sa akin, hindi ko naman ito masyadong gamit kasi 4 naman yung sasakyan na gamit namin, pero ito sana yung pang downtown ko. Pero ito nga naging problema. Laging ito, 1 taon pa lang, pabalik-balik na siya sa kasa. So maraming salamat po sa inyong tugon, sa inyong mga suggestion kung ano po ang aking magandang gawin. Maraming salamat po. God bless. Thank you.